Mga sangka, isa pong magandang balita ito sa bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na po sa ating pamahalaan. Itong ilalabas po natin ngayong video ay noong nakaraang mga araw pa, mga sangka. Subalit, nakita ko po at ako po ay natuwa, mga sangka. At gusto ko rin po ibahagi ito sa inyong lahat, mga sangka. Nung sa ganun, magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa ating pamahalaan. At higit doon, mga sangka, tataas po ang pagtingin natin sa ating lahi at sa bansang Pilipinas. Uulitin ko, mga sangka, magandang balita ito. You know what is up, mga sangka? This is me and I'm back for another video na ating gagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangka Janjan o kung sa Tagalog, kaibigan Janjan. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome po sa mundo ng mga sangkay. Syempre, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para naman po lagi ka po updated sa bawat video na ina-upload po natin. Kamusta po lahat ng ating mga kababay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa Sabah. At syempre maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Kamusta po kayo dyan? And stay safe. Hindi ko rin po pwedeng kalimutan yung mga nagagandahan, mga nagagwapuhan dyan ng mga kabataan na lagi pong solid na sumusuporta dito sa ating channel. Shoutout po sa mga kabataan dyan na lagi pong nagaantabay at nagaabang po sa mga content na ina-upload po natin. And today nga po, mga sangkay, isa po itong good vibes na pag-uusapan o ilalabas kong video. Subalit, mga sangkay, bago po magtuloy-tuloy, may gusto lamang po ako i-shoutout. Shoutout po kay Sir Joshua Sambahon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. At ganun din po kay Ma'am Joanne Adaza. And today, mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang magandang balita at ilalabas ko pong video na kung saan ito pong video na to ay nag-angat po sa ating bansa at sa kalidad po ng ating lahi na kumalat po ito sa social media. Siguro, mga sangka, excited na po kayo? Tara, umpisan na po natin ito. Ang video na ito, mga sangkay, ito po ay galing kay Nas Daily. Na nung nakita ko nga po ito, mga sangkay, masyado po akong natuwa. Dahil sa video na ito, mga sangkay, pinapakita po dito kung gaano pinapaganda ng ating pamahalaan ang ating bayan at kung papaano po tumutulong ang taong bayan sa pagpapaangat sa ating bansa. Alam nyo, mga sangkay, kahit papaano naman, mga sangkay, majority sa mga Pilipino ay talagang very very supportive sa ating pamahalaan. Kaya naman nabanggit po dito sa Nas Daily na maging po ang mga citizens dito po sa Pilipinas ay nakikiisa po sa pagbabago. Pinakita po sa video na to na kung saan ang Pilipinas dati ay hindi po maganda yung hitsura. Subalit pagdating po ni President Duterte, sinubukan po isaayos ng ating pamahalaan ng ating bansa na napag-iwanan na po at naging mistulang basurahan ng mahabang panahon. Si Nas Daily, mga sangkay, ay isa pong sikat na vlogger na mayroon pong 1.66 million subscriber po ata yun sa YouTube. And siguro, mga sangkay, panoorin na lamang po natin. Tourists, did you know that tourists like us can be a problem? See, when thousands and thousands of tourists go to one place, they leave a lot of plastic trash behind. They leave a lot of sewage, they destroy nature and interrupt wildlife just to get that selfie. Over-tourism, and it's a real problem all over the world. So much that oceans can get too polluted to swim. For the first time ever, I want to show you how one country in Asia is fixing the over-tourism problem. Say hello to the Philippines. It's a beautiful country with over 7 million tourists a year. But after some point, their nature started suffering. So, the Filipino people and the government decided to fix it. First, they put nature over money and closed down the bays and the beaches. They demolished buildings to make room for sand. And they cleaned the beaches, here, here, and here. But this is not enough. Then, they banned many plastic bottles, aluminum instead. They created a sewer system to drain the sewage. Wow, this is insane. Look, all this piping and this work is supposed to turn this beach from like a wasteland into like an actual beach for people. This is exactly what we need to support.
They replaced diesel tricycles to electric ones. This is so quiet. I love the electric. They added trash cans everywhere. They protected the corals from boats. They limited the number of boats and limited the number of tourists on the island so it doesn't get overcrowded. Then they reopened. This is how sustainable tourism looks like. Clean beaches and clean nature to make these islands more fun forever. They went from this to this. The Philippines has a long way to go, but they're trying. And we tourists also need to try to take nothing but photographs. Leave nothing but footprints and kill nothing but time. This good tourism is the future here in the Philippines and everywhere in the world. See you next week. Yung mga sangkay, buti pa po yung ibang mga lahi. Na-appreciate po nila yung ginagawa po ng ating pamahalaan. Dahil ang ating media sa Pilipinas, mga sangkay, saradong-sarado po ang kanilang kaisipan sa pagsisiwalat po ng mga magagandang nangyayari sa ating bansa. Dahil kung tutuusin, mga sangkay, more on negative po yung pinapalabas sa mainstream media. Ang hanap po nila ay chismis, si Bimby, or kung ano-ano pang chismis ng mga artista, mga sangkay. Pero ang mga ginagawa po ng ating gobyerno, instead po na isiwalat po nila ng aktibo, ay hindi po ganon. Siguro, mga sangkay, sabihin na po natin na naglalabas din po sila ng mga balita patungkol po sa mga proyekto ni Pangulong Duterte sa panahon natin ngayon. Pero hindi po ganon ka-active. Ibig sabihin, mga sangkay, hindi po madalas nila ibinabalita. Kumbaga, magpo-post lamang po sila ng ganitong proyekto, pero mas marami pa rin po mga chismis silang isinisiwalat kaysa po isiwalat yung mga project ni Pangulong Duterte ngayon na talagang namang nakakabilib at kahanga-hanga. And actually, mga sangkay, hindi lamang po si Nas Daily ang nagpakita ng mga ganitong klaseng video na nagpapakita ng appreciation sa ating bansa na kahit papano, mga sangkay, bumabangon at bumabangon tayo. Dahil sa video na to, ewan ko lang kung napansin nyo na pinapakita po ni Nas Daily na ang ating bansa ay talagang namang growing country at sinisikap po ng ating pamahalaan na isaayos po ang ating bayan. Kagaya na lamang po ng Manila Bay na kung saan una pong na-highlight ni Nas Daily at pinakita po niya dito na talagang solid ang pagsasaayos ng ating pamahalaan sa Manila Bay na willing po talagang gawin ang lahat na luminis lamang po ang Manila Bay at maging po ang ating bansa. So hopefully, mga sangkay, magbigay po ito ng inspiration sa ating mga kababayan na kung saan maging proud po tayo sa nangyayari sa ating bansa ngayon, dahil kahit papano, mga sangkay, umaangat po tayo ngayon at hindi po tayo bumabagsak, hindi po tulad noong nakaraang administrasyon. Isa po sa panawagan ni Nas Daily sa mga Pilipino ay suportahan po ang ginagawa ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa pagpapaayos sa Manila Bay. Dahil minsan lamang po tayo magkakaroon ng isang pamahalaan na may ganitong puso. Kasi kung iisipin po natin, from 1986, mga sangkay, napabayaan po masyado yung ating bansa, masyado pong nalunod ang ating bayan sa kahirapan at nagmistula po ang ating bansang basurahan dahil napabayaan po ang Pilipinas. Bakit napabayaan? Dahil sa mga gahamang politiko na kung saan walang ibang iniisip kundi ang kanilang mga sarili lamang. While sa panahon ni President Duterte ngayon, mga sangkay, sa kabila po ng mabigat na problema ng ating bansa, dahil nga sa mahabang panahon na nabaon po tayo sa kahirapan, subalit willing po si President Duterte o ang ating pamahalaan na magsakripisyo para lamang po maibangon ang ating bayan ng dahan-dahan. Wala pong mangyayari, mga sangkay, kung tayo po ay magkakawatak-watak at hindi po magkakaisa. Ngayon po, mga sangkay, ang kailangan ng ating bayan ay ang mga Pilipinong nagkakapit-bisig. Mga Pilipinong may tunay na kulturang maharlika na walang ibang iniisip kundi itayo muli ang ating bayan na winasak ng mga tunay na kalaban. Our responsibility as a Filipino citizen is to support our government. That is the only way na matutulungan po natin ang ating pamahalaan na maitayo muli ang ating bansa. Ngayon ang tanong ko sa iyo,
Willing ka ba na magsakripisyo? Willing ka bang makiisa para sa magandang kinabukasan ng Pilipinas? Well, kung oo yung sagot mo, panahon na para magkaisa tayo mga Pilipino. Magkaisa para sa tunay at tuloy-tuloy na pagbabago.